po ang lahat. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdangal, magpakailanman. Magpuri kayo, mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo, mga langit, sa Diyos na sa inyo lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na way sumayin yung lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa webis tayo ng pang-ikalima na linggo ng karanimang panahon sa unang taon ng ating liturhiya. Sama po natin sa misa natin ngayon ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pamamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities ng mga parokya. Ang mga intensyon rin na idagdag natin ay una ang ating panalangin para sa mga biktima sa Lindol sa Turkey. Pangalawa, ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Ukraine. At ang ating matagumpay na paglalakbay bilang simbahang sinodal. Mga kapatid, sa aklat ng Genesis, nilikha ng Diyos ang babae upang maging kasama ng lalaki at sila ay magkaisa. Sa ating Ebanghelyo ni San Marcos, ang ating Panginoong Hesus ay nagpagaling sa anak ng Siropoisiana dahil sa kanyang pananalig at katapatan. Tayo ay tinatawag din na mamuhay sa pananalig sa ating Panginoon at maging matapat tayo sa ating pananampalataya. Sa mga sandali na tayo nagkukulang at nagkasala, dumulog tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid, inilapit sa tao at ipinaubaya dito
ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayo, maging maamo o mailap, ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya't pinatulog ng Panginoon ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyo. Ang tadyang na iyon ay ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, "Sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto." Babae ang siyang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging iisa. Kapwa sila hubad, gayon may hindi sila nahihiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot, ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligayat, uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asaway parang ubas na mabunga, bagong tanim na ulibo sa may dulang ang kanyang anak. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos ay buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Kababaan ng loob, tingin ang salita ng Diyos upang kayo ay matubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtungo si Jesus sa lupain ng Tero at tumuloy sa isang bahay doon. Ayaw sana niyang malaman ninuman na naroon siya, subalit hindi gayon ang nangyari. Ang pagdating niya ay nabalitaan ng isang inang may maliit na anak na babaeng inaalihan ng masamang espiritu. Pumunta siya agad kay Jesus at nagpatira pa sa kanyang harapan.
Ang babaeng ito ay hintel, tubo sa Sirofenika. Ipinamanhik niya kay Jesus na palayasin ang demonyo na nasa kanyang anak. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangang busugin muna ang mga anak. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta nang nasa ilalim ng hapag ay naninimot na mga mumong nalaglag ng mga anak. Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi. Iniwan na ng demonyo ang iyong anak. Umuwi ang babae at narata niya sa higaan ng bata. Iniwan na nga ng demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna lahat. Isang mapagpalang araw po sa lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Nasa Webis tayo ng ikalimang linggo ng karaniwang panahon sa unang taon ng ating liturhiya. Ang ating pong mga pagbasa ngayon ay kung ano ang angkop na gawa. Sa ating unang pagbasa, sa aklat ng Genesis, Kapitulo 2, versikulo 18 hanggang 25, sinasabi ng ating Panginoon na hindi tama na mag-iisa lang ang tao. Dapat may kasama siya. Kaya sa versikulo 18, Kapitulo 2, ngayon sa ating unang pagbasa sa Genesis, ang tao ay bibigyan ng Diyos ng Iser. Iser, ibig sabihin ng Iser ay alalay o kasama na umaalalay. At hindi naman pwede yung mga hayop. Kaya ang ginawa ng Panginoong Diyos ay pinatulog si Adan. At mula sa kanya kinuha ang tadyang misal utaw. Tadyang. At mula sa tadyang, nilikha ng Diyos ang babae. Ang ginagamit po dito na salita sa lalaki at babae, ang lalaki ay is. Kaya ang babae, isa. Ibig sabihin na isa mula sa is, mula sa lalaki. Maparehas din sa salitang English na man at mula sa lalaki, mula sa man, may woman. Sa ating salita, sa Tagalog, wala po tayong ganyan. Na kung tingnan natin, ang lalaki at ang babae ay magkaisa sa turing at naangkop na magsama. Hindi ang lalaki sa lalaki, hindi ang babae sa babae. Lalaki at babae. Kaya po, sinasabi sa ating unang pagbasa. At ito po ay sinabi na ang lalaki, iwanan niya ang kanyang mga magulang at siya'y pupunta sa babae. Ang ginamit po dito na salita sa versikulo 24, kapitulo 2 ng Genesis ay wa labag, labag. Na ibig sabihin, talagang mahigpit na o mainit na pagkaisa. Kaya, sinasabi pa, hindi na sila dalawa, sila'y ihad. Ihad na iisa na. Dito sa pagkakaisa ng lalaki at babae,
napayag ang tunay na turo ng Panginoon na susundan ang kanyang naangkop na gawa. Kaysa ating Salmo 127, mapalad ang sumusunod sa taong may takot sa Diyos. Versikulo 1 ng Salmo 127. At ito ay ang pagkaroon ng pagkaangkop din sa pagsunod sa kalooban ng Diyos na gagawin sana ng hinirang na bayan ng Diyos ang Israel. Ngunit ang Israel ay hindi gaano masunurin. Kaya noong nagkatawang tao ang salita ng Diyos, ang ating Panginoong Nazareno, siya ay umiikot sa lahat ng bayan ng Israel upang magturo ng mabuting balita sa paghahari ng Diyos. Noong siya'y pumunta sa lupain ng Tero, dahil ang Tero ay hindi na po 100% na mga Israelita doon, may mga Griego na, lihim sana ang kanyang pagpasok sa bahay. Ngunit ito'y nalaman din at pinuntahan pa siya ng isang Grika na ipinanganak sa na Siro, ibig sabihin dito siya ay Syrophoenician o ipinanganak na Hintel, ibig sabihin hindi Israelita, at namanhik sa ating Panginoon na kung maari tulungan siya dahil na pusis na inaalihan ng demonyo ang kanyang anak. Malinaw ang tugon ng Panginoon. Sinasabi niya, kailangang busugin muna ang mga anak. Ang ibig sabihin dito, mauna muna ang mga tao sa Israel. Pero maganda ang tugon ng babae. Sa versikulo 28, Kapitulo 7, Ebanghelyo ni San Marcos. Tunay nga po, Panginoon, ngunit ang mga tuta na nasa ilalim ng hapag ay naninimot ng mga mumong na laglag ng mga anak. Kasi kapag may alaga kang tuta, gaya nung unang panahon ng ating Panginoon, may mga aso din at nasa ilalim ng kanilang hapagkainan. At ang mga bata, kanila pong hinahagisa ng pagkain yung mga tuta. At bakit tinatawag na tuta? Dahil ito mga hintel na mga Syrophoenica ay tinuturing nila ang mga salita ng mga tuta. Ganon din ang mga Hudyo, tinatawag rin ang mga taga Syrophoenica na mga tuta. Na ibig sabihin dito, bakit hindi tinatawag na babae, nagtawagan sila na tuta? Ganon na po kasi ang tawagan noong panahon ng ating Panginoon. Pero ang ibig sabihin dito, mayroong pagtingin sa pantay na pagtingin ang bawat isa. Noong sinabi ng babae na mumong, ang sa salita pong ginamit dito sa verso 28, Kapitulo 7 ay psisyon, yung kung anong nahulog. Ang ating Panginoon ay nakakita ng napakadakila na pananalig o panampalataya sa babae. Kahit sinabi niya kaagad, humayo ka na, umuwi ka. Wala na ang demonyo sa anak mo. At ganun nga ang nakita. Dito sa ginagawa ng ating Panginoon, na angkop na gawa. Sa ating unang pagbasa, angkop na kasama, dito sa ating Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 7, Versikulo 24 hanggang 30, na angkop na pagawa ng Panginoon. Maari sanang hindi tanggapin ng Panginoon ang dinudulog ng isang hintel, pero tinatanggap ng Panginoon. Isang palatandaan na ang Panginoong Hesukristo ay tumatanggap ng panalangin
kapag ka ito ay taos-pusong dinudulog, kapag ka ito'y taos-pusong hinihingi. Tayo rin ay tinatawag ng ating Panginoon na dumudulog sa Kanya ng taos-puso, na may pananalig na tunay. Ang iba kasi sa atin, humihingi lang sa Panginoon kapag ka may kailangan. Ang Diyos ay Diyos na nakakaalam na ano ang maganda para sa buhay natin. Ano ang tunay na kailangan natin. Ano ang tunay na magliligtas sa atin. Kung minsan ang hihingi natin ay mumung lang. Nang pinaka-kinakailangan sa buhay natin. Pero kapag ka tayo ay magpahayag ng pagmamahal sa Diyos, na alam naman ng Diyos na bago pa natin bigkasin ang ating mga panalangin, ay Kanya na pong ibibigay, ipahayag natin ang ating pagmamahal, ipahayag natin ang ating pananalig sa Kanya, at ang ating panampalataya na naugat sa puso natin, ang ating taos-puso na pananalig sa ating Panginoon, ay siyang magbigay sa atin ng pagbukas ng ating puso sa Diyos. At dahil dito, sa ugnayang napakalalim, ang ating dinudulog, ang ating mga panalangin, ay dinidinig ng Diyos. Nasa pananalig na may puso. Nasa panampalataya na taimtim at panalangin na taimtim na tayo ay dinggin ng Diyos. Naway, dudulog tayo sa Kanya ng taos puso sa taimtim na panalangin at pananalig na buhay. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitay na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, binuwag ni Hesukristo ang pader na naghihiwalay sa mga Hudyo at Hintel bilang isang sambayanan ng iisa, bago at walang hanggang tipan. Manangin tayo sa Amang nagbubuklod sa atin at atin pong itutugon. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Ang simbahan sa buong daigdig naway maging daluyan ng awa, kapayapaan at pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Bilang komunidad ng mananampalataya, naway hindi tayo magkahati-hati dahil lamang sa mga simple o walang kwentang dahilan ng away, manalangin tayo. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Ang mga inang nagiging balisa at nag-aalala tungkol sa kalusugan ng kanilang mga anak, naway huwag makalimot na tumawag kay Jesus, manalangin tayo. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Ang mga may sakit at mga naghihingalo, naway makatagpo ng kaginhawahan sa Diyos ng pag-ibig at awa, manalangin tayo. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Makapangyarihang Diyos, aming kanlungan at lakas, nais mo na kami ay maging iisang sambayanan. Maging bukas nawa ang aming kaluuban sa pangailangan ng iba. Lingnan ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna lahat.
ang maihahandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay sa iyong kabutihan. Aming iaalay ang tinapay at alak sa gisak ng aming buhay. Magsitay na po ang lahat. Manalangin kayo, kapatid, upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa. Upang mapalakas kaming mga mahina, ipagkalob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kaparingan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ng sanlibutan na iyong pinagbabago at inyadarangal sa pangitan ng anak na kinalulugdan. Kahit utang na loob ng iyong mga itinatangi, ng mga banal na kapiling mo lagi ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng manghel, sisiawit ng papuri sa lumpay sa kalangitan, kami nagbuwingi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilid po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismita ng Espiritu yung banal ang makalob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitay na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Yet iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami manarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama,
Lingapin ang simbahang laganap sa mong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Talang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming naimlay, may pag-asang sila'y muling mabuhay ganing lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng magaling na utos, at turo ni Jesus na pahin natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit pa, sambahin ng ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan tila sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghin mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ay inyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalooban sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago malis harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
sang ganap, dakilang kaloob na sa amin bigay, tanda ng pag-ibig ng Diyos na buhay. O sakramento nakahanga-hanga, papurihan natin at lahat ng bansa. O sakramentong banal nakahanga-hanga, tanggapin natin buhay niyang biyaya. Kung kayo po ay merong naitatabing mga lumang palaspas nung nakaraang taon, ay maaari nyo na pong dalhin dito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa February 21, pagkatapos ng ikalimang ng hapon na misa. Ang abo mula rito ay siyang gagamitin sa Ash Wednesday sa February 22. Maraming salamat po. Pinapaalaran pa rin po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim alert level 1. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agad na tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisikan pong lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinaupuan. Pagkatapos ng pagwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ng grupo na inyong inupuan bago pa kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang labas ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazaren. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sapagkat inuming pagkakaisa ang ibinigay, kami nilob mong mapakinabang. Kaisa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kabalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pangitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia, Banal na Misa, kayo na sa loob at sa labas ng banal ng itim na nasino kay mga naugnay, sumitan ng ibang social media platform at na cross-posting sa iba't ibang paraan naway ang inyong panalangin ay linggin ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon o pamakatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating nahirapan. Salamat po sa iyong tulong, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Naway, pagpalain kayo lagi ng Pong Isus Nazareno. Pabaon po sa misang ito. Ang ating pananalig sa Diyos na nakaugat at nagmula sa ating mga puso ay Kanya pong dinggin kung ano ang naangkop sa ating buhay. Tumalima lamang tayo sa Kanyang kalooban at ang Diyos ay magbibigay ng narapat nating matanggap. Ngayon na po ang pagwaswas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na puwaswasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihayag mo sa ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mong kilingan ng kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pamagitan ng binisyon nito na way mahalan ang pangako noon sa binyag na ikaw ay kalingibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos,
Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, di narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.